Hindi pangkaraniwang nangyari na ng tatlong araw. Hintay ko sana ang gagawing parada noong ika-apat ng Hulyo na hindi naman natuloy dahil umulan. Nagsalita si Senador Benton sa loob ng bahay inuman at hindi sa parke. Gaya ng balak nila, kaya kaming mga bata ay hindi sa tra. Meow. Dapat may samahan ng drama na darating tuwing tag-init. Hanggang ngayon, wala pa rin sila kahit ang sirkus. Ano bang nangyayari sa kanila? Ay, sana magkaroon naman ng kasayaan o kahit isang malaking libing. Tom, ulitin mo nga yung sinabi mo. Ha? Ikaw ha? Salbahi ka talaga? Bakit mo sinabing yumao na sana si Ginoong Fraser? Huwag kang magsasalita ng ganun, masama yun. Hindi ganun ang ibig ko sabihin. Sabi ko, pag yumao si Ginoong Fraser, malaking libing ang magaganap dahil dati siyang punong west dito, di ba? Kaya ba gusto mo na siyang mawala? Hindi naman ganun. Hindi niyo naman kasi ko nauunawaan eh. Ano ba to? Nakalimutan ko yata. Kahit na anong gawin kong paliwanag, akala nila ibang gusto kong mangyari. Ang nasa isip ko, dahil 79 na taon na si Ginoong Fraser at may malubha siyang sakit, baka lang di magkaroon ng malaking libing. Ang sabay ko nga, kasi naman inip na ako eh. Ay, talagang nakakainip. Ano? May kasiyahan sa bahay nila Alfred Temple? Oo, Tom, dahil kaarawan niya. May paanyaya na nga ako kahapon pa eh. Ganun? Kailang gagawin? Bukas! Ikaw! Naanyayahan ka na? Hindi po eh. Talaga? Ba't ganun? Ikinalat na nga mga paanyaya sa lahat ng kamag-aral natin eh. Si Joe nga, nakatanggap na rin siya. Baka hindi niya ako inanyayahan dahil nag-away kami nun. Di ba tama ako? Palagay ko naman, hindi siya ganong tao. Hindi siya mapagtanim. Di ba tagal na nun? Ewan ko eh, hindi niya ako inanyayahan eh. Tom! Ben! Magandang araw, Ginoong Thatcher! Kumusta kayo? Becky, alis na ako. Apo! Huwag kang mahuhuli sa oras na pagdating ng tao, ha? Apo! Bumalik na ba ang tiyo mo sa St. Louis? Oo, sabi nga ng tiyo ko, sayang daw dahil ayaw magpaampo ni Hak. Ganun ba? Bakit? Aamponin ba si Hak ng tiyo mo? Becky, naanyayaan ka na ba sa kaarawan ni Alfred? Oo, Tom. Sabay tayong dalawang pumunta doon, ha? Eh, hindi pa nga ako nabibigyan ng paanyaya, eh. Ha? Sabi niya, baka raw dahil nag-away sila noon ni Alfred, kaya ganun. Oo nga, naalala ko na, nahulog pa nga si Alfred sa ilog. Pumasok sa bangka namin ng tubig, hindi pala siya marunong lumangoy. Tom, bakit hindi ko nalaman yun? Tom, alam mo, maginoo naman si Alfred eh. Alam ko, hindi siya magtatanim ng sama ng loob kahit kanino. Siguro nga, pero napahiya siya nung araw na yun. Sige, langoy, papunta rito sa pangpang. Sige, lumangoy ka dito, papunta rito. Ayan, malapit ka na sa pampang. Sige, abutin mo ang kamay ko. Sige, ano sa palagay mo, Walter? Sige. Abay, gulat naman ako sa'yo, Alfred, na bata ka. Ang bilis mong matuto, sa loob lamang isang buwan, magaling ka ng lumangoy. Ganyan, makinig ka sa akin para matuto kang lumangoy. Talaga? Kamusta, Alfred? Hawk, nagsasanay kang lumangoy, Alfred? Oo, ang galing mo na lumangoy ah. Alam mo, Hak, mangako ka naman na hindi masasabihin kahit kanino na nagsasanay ako. Wala akong balak ipagsabihan. Salamat, Hak. Nangangako ka talaga, ha? Ha? Oo, bakit ba? Kasi nahihiya ako eh. Alam mo na, hindi pa ako masyado talagang marunong lumangoy. Ganun ba ang palagay mo? Sa tingin ko, magaling ka ng lumangoy. Hindi pa ganun kagaling, Hak. Huwag mo sasabihin sa iba nung nakita mo, ha?
Oh, sige, Walter. Susubukin ko ulit. Sasabi mo kung anong mga mali ko, ha? Ha, sige, sige. Ayan, Alfred. Sige, ganyan. Hey, Jim. Anong ginagawa mo? Tom, kumusta na? Jim, may gawain ka bang kailangan mo ng tulong ko? Huh? Gagawin ko, kahit na ano. Sige na. Aba, ang dami mo nasibak na kahoy, ah. Nakakahiya naman sa'yo. Maraming salamat, Tom, ha. Magdala ka pa ng kahoy. Magsisibak pa ako. Nako, wag na, Tom. Tama na siguro yan. Gusto ko pa magsibak ng kahoy. Sige na. Tama na. Sasakit lang ang katawan mo dahil hindi mo naman dating ginagawa yan, eh. Kaya ko to, Jim. At mag-isip ka pa ng maaari ko pang itulong sa'yo, Jim. Tom, ano pang ginagawa mo dyan? Pumapanik sa hagdanan. Eh, bakit ganyan ka pumanhik ng hagdanan? Mas madali para sa akin, eh. Bakit, pagod ka ba, Tom? Oo, masakit ang mga braso ko. Masakit na pa ako. Masakit ang buo katawan. Eh, ano bang ginawa mo, Tom, at napagod ka ng ganyan? Nagsibak ng kahoy at nagigib ng tubig. Ano? Sinungaling ka talaga? Ayaw talaga maniwala. Wala kasi siya, kaya hindi niya nakita ang mga ginawa ko. Ang totoo, talagang sinadya ako mapagod. Aray. Lahat ng ito dahil sa pagkakainip. Tom, tumayo ka dyan. Nandyan si Alfred Temple. Si Alfred? Bakit siya pumunta dito? Nagdala siya ng paanyaya para sa karawan niya. Talaga, Sid? Kausap niya ngayon si Mary dun sa kusina. Hindi pa siya umalis? Aray. Tumabi ka dyan. Alis dyan, alis. Bakit ba ganyan ka pumilos? Wala to. Ano bang nangyari sa'yo? Wala. Mag-ingat ka sa susunod. Ayos ka lang ba? Malagay ko, oo. Kamusta, Alfred? Tom, may kasayahan sa karawan ko bukas. Sana, makarating ka naman. Oo, makakarating ako. Makakatayo ka ba? Oo, makakatayo ako. Tingnan mo. Ayos na ako, di ba? Sabi namin gagawin. May sayawan, laro at iba't ibang uri ng paligsahan. Naku, baka hindi ka makasali. Masakit yata ang katawan mo, eh. Huwag ka mag-alala. Ngayon lang to. Bukas, wala na to. Ganun ba? O sige, magkita tayo. O, alis na ako, Mary. O sige. Mary, nasan yung paanyayang bigay ni Alfred? Nasa lamesa. Maaari bang iabot mo sa akin? Natitiyak mo bang kaya mong katawan mo, Tom? Marami daw palaro at paliksahan. Tama ba? Galing siya sa St. Louis, hindi ba? Ganun siguro ang kasayahan nila. Habulan, boxing, at marami pang ibang palaro. Si Alfred naman, oo. Ba't hindi niya inatid na maaga ang paanyaya niya sa akin? Ngayon pa naman masakit ang buong katawan dahil sinadya akong paguri ng sarili ko. Sinungaling ka talaga, Tom. Totoo yun, baka akala mo. Una, sabang talon. Ako'y taus-pusong natutuwa dahil nakasama namin kayong lahat ni Alfred sa araw ng kanyang kaarawan. Sana'y maging magkakaibigan kayo sa haba ng panahon.
katulad ng sama ninyo ngayon at sa mga darating pa mga araw. O Alfred, ikaw naman ang magsalita. Salamat sa inyo! Salamat sa inyong pagdating na lahat! Magsaya kayong lahat, ha! Marami pang pagkain na darating, kaya kumain kayo ng kumain ng gusto! Ngayon, sisimulan na natin ang paligsahan gagawin sa pagdiriwang na ito. Anong mga uri ng paligsahan? Ipaliliwanag ko! Ganito, hahamunin niyo ako sa anumang larong gusto ninyo. Piliin niyo ako anong gusto niyo tulad ng pataasan ng talon. O ngayon mga bata, kung sino man ang makakatalo kay Alfred ay magkakamit ng magandang aklat na ito na may pamagat na ang daigdig ng mga hayop. Narito, marami itong retrato sa loob. Kaya mga bata, ang unang paligsahan ay ang pabilisan ng takbo. Sino ang hahamon kay Alfred para manalo ng libro? Ako! Ako! Natutuwa ako at ang galing ng mga pinakita mo ngayon, Alfred. Oh, ngayon mga bata, meron pa ba kayong naisip na paligsahan? Meron pa bang gustong humaman kay Alfred? Sa kainan! Mananalo ko paglabanan ng kainan! Ano sa tingin mo, Tom? Alam ko na! Sa palagay ko'y wala nang gustong humaman sa'yo, Alfred, kaya walang nanalo ng aklat. Magpapalabunutan na lang tayo kung kanino mapupunta ang aklat na ito. Samantala ngayon, tatanggalin natin itong nasa kamay mo para maghanda tayo sa palabunutan. Ginoong Walter! Ha? Ginoong Walter! May tanong po ako! Bakit? Ano yun, Tom? Ano yung tatanong mo? Kailangan po bang sa lupa lamang lagi ang labanan? Tom, ba't mo naman natanong yan? Alam ko na, Tom. Gusto mo bang itanong kung maaari ang paligsahan sa paglangoy? Opo. Maaari po ba? Oo! Maaari yun! Talaga? Ngayon mga bata, tatapikin niyo yung bato doon sa kabilang dulo at babalik kayo dito. Kung sino mauna, yun ang panalo. Alam mo, maaaring huwag ka nang lumangoy sa karerang to. Huwag mo akong alalahanin, Tom. Talaga? O sige, matatalo kita. Ngayon, humanda na! Langoy! Totoo, masasakit ang mga lamang ko dahil nagsibak ako ng maraming kahoy kahapon. Tinalo ako sa lahat ni Alfred, lalo na sa paligsaan sa lupa. Tinalo ako rin niya sa karera ng langoyan. Hindi talaga ako lumangoy na mabilis. Dahil minamaliit ko siya, hindi ko akalain mabilis na pala siya lumangoy ngayon eh. Tapos na yun, natalo ka na. Dati takot na takot siya sa tubig. Nagsumikap lang pala siyang matuto eh. Alam mo ba, mas marami kumapik kay Alfred kaysa sa'yo kasi hindi mo pinagbuti. Akalain mo yun? Napipikon ako, Hak. Mas makikilala lang ngayon si Alfred kaysa sa'yo, Tom. Kasi nung una, binagalan ko lang talaga. Ano, hahamunin mo ba siya ulit? Iba naman,
Hindi naman ganong labanan. Yung mas mahirap. Paliwanag mo nga ang patakaran nito. Madali lang. Kung sino mas makatagal sa ilalim ng tubig, yun naman nanalo. Paano tayo mananatili sa ilalim ng tubig na hindi tayo lulutang? Eh kaya nga itong lugar na to ang pinili ko. Sisisid tayo sa ilalim ng kahoy na yun para hindi tayo makalutang. Alam ko na. Tayo na. Ikaw ang mauna, Tom, para malaman niya kung paano. Sige, Hak. Ikaw ang magbilang para walang daya. Oh, umpisa na. Sige, akong bahala. Isa, dalawa, tatlo, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo. Becky, nandito sila, bilis. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Apat na put apat na sandali, Tom. Huh? Apat na put apat lang? Ngayon, ako naman! Oh! Hup! Tatlong put siya! Paano katagal ba si Tom sa ilalim ng tubig? Apat na put isa! Kakakatagal dati si Tom ng 50 sandali sa ilalim ng tubig! Apat na put apat! Apat na put apat daw ngayon! Eh ako nga, 30 sandali lang, Becky! 54! 55! 56! Ayim na po! Ayim na po't isa! Tom! Dali! Alfred! Alfred! Ayos na siya! Natakot ako dun ah! Baka hindi na siya nagkamalay kung natagalan pa. Kawawa naman. Alfred, kamusta ka na? Mabuti. Bakit ba ha? Salamat na lang. Akala ko wala na. Buti na lang. Tom? Ano yun? Gagtagal ako sa ilalim. Ha? Ha? Ganong katagal ako sa ilalim ng tubig? Si Hak ang nagbibilang eh. Si Hak yung tanongin mo. Hak, ganon katagal ba ako? Ang bilang ko ay lagpas 70. Tumalo na agad kami, Tom. Natakot kasi kami. Lampas 70? Kung ganon, nanalo ako, Tom. Ay, naku po. Becky, ayaw niya talaga matalo, no? Eh, nalunot na nga siya, hindi ba? Tapos, ang akala pa ni Alfred, siya ang nanalo. Alam mo, talagang pinanindigan niya. Bakit kaya? Dahil tunay siyang lalaki. Eh, ba't ganun? Ni hindi man lang siya nagpasalamat sa'yo o kay Hakman lang? Ah, hindi. Sa tingin ko, hindi niya kasalanan yung Becky. Nawala lang sa isip niya. Tom? Huh? Ano yun? Gusto kita. Ha? Anong sabi mo, Becky? Dahil maginoo ka, Tom. Becky!